Samantala, bagong pamunuan naman ang aabangan sa Senado habang sa Kongreso isa sa ilalim o nasa ilalim sa parehong liderato. At kaninang umaga nga po ay nahalal bilang bagong Senate President si Senator Frank Drilon, samantalang muli pong upo bilang Speaker of the House si Speaker Belmonte. Narito po report ni Lea Alvis. At this point, I'd like to congratulate the new minority leader. Formal na binuksan ang unang sesyon ng 16th Congress ngayong araw. Kasabay nito, nagbotohan na rin ang mga kongresista ng susunod na Speaker ng Kamara. Sa nominal voting, muling nahalal na Speaker of the House si Quezon City Representative Feliciano Belmonte Jr. Nakakuha siya ng 245 votes. Nakalaban niya rito si San Juan Representative Ronaldo Zamora na nakakuha ng 18 votes at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na may 16 votes. Nagpasalamat si Speaker Belmonte sa lahat ng sumuporta sa kanya. Nanawagan din siya ng pagkakaisa para maisulong ang mga makabuluhang panukalang batas sa Kamara. Soto. Sa Senado, pumili na rin ang mga senador ng bago nilang pinuno. Nahalal na Senate President si Senator Franklin Drilon sa botang 17-6. Ang nagsulong ng kanyang nominasyon, sina Senator Sonny Angara at Grace Poe. Si Senator Juan Ponce Enrile naman ang ninominate ni na Senator Nancy Binay at JB Ejercito. Sina Drilon at Enrile naman ibinoto ang isa't isa. Pinangunahan ni Senator Bam Aquino, ang pinakabatang senador, ang oath-taking ni Drilon. May kumpiyansa pa rin ng publiko sa pamumuno ni Pangulong Aquino. Yan ang lumabas sa second quarter survey ng social weather stations. Sa June 28 to June 30 survey, 76% ng mga tinanong ang nagsabing kontento sila sa performance ng Pangulo. 12% naman ang nagsabing hindi sila kontento sa pamumuno ng Pangulo. Ang resulta, positive 64 points na net satisfaction ratings. Mas mataas ng 5 puntos kumpara noong Marso. Ganito rin ang resulta ng performance and trust ratings ng Pangulo sa ulat ng bayan ng Pulse Asia Survey. Mula June 20 hanggang July 4, nakakuha ang Pangulo ng 73% na performance ratings at 77% na trust ratings. 72% ang nakuha ng Pangulo sa parehong kategorya noong Marso. Ikinatuwa naman ng palasyo ang resulta ng mga survey. Patunay daw ito ng mandato ng gobyerno para sa good governance. Lea Alvis, GMA News.